Hi guys, good morning. It's your boy, Awel Moto, walang bisyo, simba lang. So ayan, nakikita nyo yung radar natin na-damage, na-disgrasya kasi ako. Medyo hindi maganda yung disgrasya na nangyari. Kaya ito yung damage niya. So yung mismong cowling sa head, tinanggal ko na. Meron siyang tama, puro gas-gas. Tinanggal ko muna para liyahin at i-repaint. And then ayan, basag yung headlight. Yan yung tama. Tapos yung aking inner tube, yan, papansin nyo, bumaluktot. So yan yung mga ayusin natin sa kanya para mabuhay ulit. Ito, may basag dito sa side. Yan, ipapiber natin yan. Ayusin natin. Tapos itong headlight, kaya ako siya tinali. Ito, kung part na to, ayan, natanggal yung ano, napunit na yung mismong kabitan dito. So ang gagawin natin, susubukan ko siyang masilyahan para mabuo ulit. Ayan, hindi natin kailangan magpalit agad o bumili ng bago. Subukan natin gawa ng paraan, kasi unang-una hindi tayo mapera para makabili ng bagong parts niya. Then ito, i-align ko lang, atakin ko lang ulit, bumaluktot. Yun lang naman ang nangyari, at ako ay safe naman, medyo may konting sugat lang. May video sana yung aksidente ko, kaya lang biglang nag-off yung camera, nakorap yung mismong video. So ito ang project natin ngayon, restoration sa kanya. Ibabalik natin siya sa dating looks, diba? Papa-align natin tong ating inner tube. So meron na ako nakausap na mag-a-align malapit lang dito. Papakita ko sa inyo, sasamahan ko kayo o samahan nyo ako na puntahan yung mismong paggawaan. Tignan natin kung gaano kagaling sila. Kasi marami nagsabi ang galing daw nun maggawa, mag-align. Kahit mga mags, magaling sila mag-align. So ayan guys, nabaklas na natin yung front shock. Gulong at front shock baklas na. Ayan, tanggal na natin parehas. Ito na yung mismong front shock natin. Ingay ng manok, no? Ayan. Di naman siya ganun kabaluktot, pero itong isa, ito yata yung isa. Mas malala. Ito pala. Ayan. Ewan ko lang pita sa video. Ayan, no? Ayan siya. So papa-align na natin yan. Let's go. So ayan guys, pupunta tayo ng machine shop ngayon para ipaayos natin tong ano. Ayan, ipaayos natin yung telescopic. Nakabike lang ako, so pupunta tayo ng machine shop. Malapit lang naman dito. Ito yung motor natin. Ayan, naayos ko na rin to guys. Nakapag ano na ako, nakapag masilya na ako, minasilya ko na siya dito. Ayan. Kasi ano yan na bali yung kinakabitan, nilagyan ko ng masilya para may kakapitan. Tsaka dito sa part na to sa loob. Ayan, nakamasilya na yan. Tapos itong headlight na basag, siguro pag may budget na tsaka natin mapapalitan. Ayan, so tara na. Mahaba-habang pagbabike to. Let's go. Okay guys, nandito na tayo. Actually, nandito na ako kanina. So, pinapa-align ko na. Inabot lang ako ng lunch time, kaya umuwi kami. Nag-break din sila. So, nabutan natin, nagawa na siya. Ayan, na-align na. Ayan, hindi na kinailangan na tanggalin sa, ano, sa baso. Ganyan sila kalupit. Ayan, mga gumagawa, mga master natin. Ayos. Ayan. Diretso na siya guys. Hindi na tinanggal sa baso. Meron silang mahiwagang technique na ginagawa. Dito lang yan sa may Padilla Machine Shop. Dito natin napa-align. Padilla Machine Shop dito sa may Quirino Highway. Yan. Kompleto sila sa ano dito, kagamitan. Yan.
Sa Facebook ko lang nakita to, guys. Dito lang din ako ni-repair. Pinapunta ako nung boss nila. So, ito, babayaran na natin para may salpak na natin sa motor. No? Let's go. Okay, guys. Nakasalpak na sa bike natin. Magbabike na ulit tayo pa uwi. Oh, grabe. Pawis na pawis ako mula pa kanina, kakabike. So, napakaganda rin. Na-exercise tayo. Hindi, puro higa. Okay naman na. Nakapagpapagaling na tayo. So, tara na. Ayan. Ito yung damage nung cowling head. Ayan. Tapos medyo basag yung headlight natin. I-re-repaint ko na lang to. Meron pa naman ako dyan samurai paint. So, mare-repair pa natin to ng maayos. Babalik na natin sa dati si Bullet, yung ating Raider 150 Fi, para makapag-motor-motor na tayo ulit. At ako naman nakakapag-recover na. Yung braso ko medyo gumagaling na. Makapag-motor na tayo. So, ayusin na natin to. Let's go! And guys, nire-repaint na natin yung cowling, yung para sa headlight natin. Kasi, ano yan eh, may damage talaga. So, niliha ko siya maigi. Tapos, ayan, nire-paint na natin. Hindi ko na nahabol yung ibang tama, pero pwede na yan. Magiging presentable naman kahit pa paano. So, ang kukulay natin, ganun pa rin, black pa rin. Kaya, babalik lang natin sa dating itsura. Balik alindog. Let's go. Ayan guys, binalik natin sa dating itsura. White pa rin yung part na yan. So, yung mismong cowling niya is black ulit. So, gamit natin is yun pa rin. Balas natin ginagamit pag nag-re-paint. Samurai paint. So, ayan yung itsura niya. Konting kembot na lang. May sasalpak na rin natin to. Tapos, makapag-drive-drive na tayo ulit. Okay guys, ayan na. Napinturahan na natin. Dami kong bakat ng kamay. Ayan, napinturahan na natin. Binalik na natin sa dating itsura. Yung mga gasgas niya, hinilihan natin maigi para hindi halata. Tapos, ayan, okay na siya. Napinturahan na natin ng maayos. Nakabit na lang natin dun sa motor. Ayan yung motor natin. Basag pa yung headlight eh. Pero, konting ano lang yan. Hindi halata yan. Buhay na naman siya. Nakabit na natin lahat. Gulong. Konting ano lang, konting kembot na lang. Makapag-ride na tayo.
So ayan na guys, buo na yung motor natin. Talagyan ko na lang ng emblem ulit dito. Ayan, buo na siya, di ba? Ilinisan na lang, papaliguan. Pogi na ulit. Ganun pa rin yung dating kulay, pinalik ko lang itim, tas puti yung sa head. Ayan. So far, wala naman na tayo naging problema. Ang pinaka naging issue ko lang sa kanya nung na-damage, yung telescopic, tsaka yung mismong kaha. So itong side fairings, kakabalik ko lang, may mga tama pa. Ipifix ko na lang yan pagka may time na, tsaka may budget na. Gusto ko i-repaint din ng buo eh. So ayun guys, test drive na natin to. Tara! Pasok na sa loob! Nang gagala ha. Bye bye. Tulak mo lang ang atake mo. Ay nako. Alis ka dyan. Oh. Atakin mo na. Bye bye.